Pilipinos lalong gabi, mga ka-quarantine. Nakaambagi ka ba gait karni? Napagbato ni mo, ay pa'y halos puro taba. Kuya Honor, yung gator Honor. O nakatagami ka ba gait, puto o bubingka, na gingtipid sa gatas, kada puro arena o bugas siyang ikay mo nalalasahan. Ganon din ang pagsamba sa Diyos. Hindi pwedeng puro pananalang, hindi pwedeng puro na lang pagdalo ng misa. Ang kabanalan ay hindi makakamit ng pagdarasal. Hindi lang sa pagdarasal nangyayari ang kabanalan. Ang pagsambang puro panalangin at kulang sa pagsasakilos ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ay hindi buo, hindi ganap. Real talk muna tayo. Halimbawa, isang araw ng Linggo, prenting-prenti ka, nakasuot na ang ganang kasuotan mo, enough or just, let's say, very formal para sa isang spiritual gathering, katulad ng misa. Ang disposition mo, naka-ready na para manalangin, para tumayo, lumuhod, at magpuri sa Diyos for that Sabbath. Tapos may nakasalubong kang isang tao na sugatan, nangangailangan ng tulong ng iyong pagkalinga. Magkakasala ka ba kung hindi ka natutuloy sa simbahan? Magkakasala ka ba kung hindi ka na mag-a-attend ng mass kasi mas pipiliin mong tulungan o kalingain yung taong sugatan na namit mo sa daanan papunta sa simbahan? Mali ba ang gumawa ng kabutihan sa araw ng pamamahinga? Ano ba talaga? Kasi nililito tayo ng mga Pariseo sa sobra nilang stiffness sa batas ng mga Hudyo, ay medyo nawawala na yung konsentrasyon o yung focus sa kung ano ba ang tunay na mahalaga sa mata ng Diyos. Kasi wala naman talagang pinipiling oras, araw o panahon ang pagsasakilos ng kabutihan kahit pa araw ng pamamahinga kapag kinakailangan ang iyong gawa. May mga taong nangangailangan ng iyong talento, ng iyong abilidad, ng iyong serbisyo. Walang pinipiling oras yan. Ang kabanalan naman kasi ay hindi lang puro dasal, hindi lang puro pagdalo ng misa. Ang kabanalan ay nangangailangan din. It is a perfect, it is also an ingredient. Yung sinasabi nating deeds of love. Yung pagsasakilos ng pag-ibig, pagigugma nato sa kapwa. Mahalagang bahagi ng kabanalan ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Hindi lang puro pagdarasal. Kulang. Titimbangin tayo pero kulang kung puro na lang tayo pananalangin, kung puro na lang tayo nasa loob ng simbahan at wala man lang tayo pagsasakilos ng pagtulong sa kapalang alam natin na ang 10 utos ay nauuwi sa 2, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kung puro panalangin na lang tayo, saan na papasok yung pag-ibig sa kapwa? Pagsasakilos. Our love for our neighbors is more than just praying for them, praying for their safety amid this pandemic. Hindi ko maintindihan kung bakit sa batas ng mga Hudyo ay pinagbabawal yung paggawa ng mabuti, katulad ng pagpapagaling sa may sakit. Kaya, sinilo nila si Jesus, nung pinagaling ni Jesus, yung isang tao, pinaunat ang kamay at gumaling. Mas pinapahalagahan nila yung araw kaysa sa kapakanan ng tao na nangangailangan ng pagaling o ng kagalingan. Ganito lang, halimbawa, bumbero ka. Nasa loob ka ng simbahan, nag-a-attend ka ng Holy Mass. Tapos, pumutok yung balita na merong nasunugan dyan lang sa malapit. Alam mo na walang ibang tao kundi ikaw lang na bumbero, sinanay, para mag-apula ng apoy. Magiging kasalanan ba niya kung aalis siya sa misa para apulahin yung apoy sa kung saan merong sunog?
Magiging kasalanan ba ng isang doktor kung iiwan niya ang misa at pupunta siya sa pasyente na nangangailangan agaw buhay na? Hindi po. Napakalinaw ng ibig ipahiwatig ni Jesus. Mas mahalaga ang work of mercy, mas mahalaga ang pagsasakilos ng hapag, ang pagsasakilos ng pag-ibig sa kapwa. The true worship can be done not only through attendance, the Holy Mass, or through prayers. Mas makukumpleto ang pagsamba sa Diyos kung may kaakibat na pagsasakilos ng pag-ibig sa kapwa. Dahil kapag inibig natin ang ating kapwa, parang inibig na rin natin ang Diyos. Ang Diyos ay makikita natin sa ating mga kapwa. Mas maigi pa rin ang buhay na may pagsamba, na may pananalangin at paggawa ng kabutihan. Hindi naman puro pananalangin o hindi rin naman maganda kung puro na lang paggawa ng mabuti, hindi ka nananalangin, kailangan kumpleto ang formula. Prayer, plus attendance to the spiritual gatherings, plus deeds of righteousness, then siguradong sigurado na papapasukin ka sa langit ng ating mahal na Panginoong Jesus. Ang pagsasakilos ng pag-ibig ay 24/7, 24 hours a day, 7 days a week, hindi exempted ang Sabat, 365 and 1/4 days a year, lahat ng oras. Maraming salamat po mga ka-quarantine.